Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update ngayon sa social media. Grabe ngayon yung sobrang ganda at sobrang blooming po talaga ni Main Paul Gerson. Di po ba, mga ka-Aldab? Halatang halata. Masayang masaya po siya ngayon sa mga kaganapan. Respeto na lang po sa mga hindi po nakakagets na mga ina-update natin, sa mga taong hanggang ngayon ay hindi po tanggap. Kumbaga, ano man po yung maging komento, okay lang yan, nire-respeto natin yan, mga ka-Aldab. Well, ulitin ko lang uli, mga ka-Aldab, ha, kung bago lang po kayo sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video natin pagkatapos mong panoorin. Ito nga po yung pinakamainit ngayon. Ang hindi nga po pagsipot ni Congressman Spotted doon sa event at pagsulpot naman ni Richard Paul Gerson na naka-private naman po. Pero syempre, wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Ang sa akin lang naman, mga ka-Aldab, gusto ko updated po kayo. Gusto ko lahat ng mga kaganapan, alam po ninyo. Di po ba? Yun lang naman po ang importante. At syempre, pabor na pabor nga po sa atin kapag may mga ganong kaganapan. Bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po maging updated kayo. Gusto ko lang po lahat ng mga kaganapan, alam po ninyo. Di po ba? Bilang true-blooded Aldab Nation, alam naman po natin. At hindi naman lingid sa inyong kaalaman na napakaraming fake news ang kumakalat ngayon para lang mapagtakpan yung masasabi natin na para lang masira ngayon ang momentum ng Aldab Nation. Gumagawa po sila ng mga kabalbalan para po matapos. Sinasabing fake news daw po tayo, wala naman puro katotohanan ang mga kaganapan. Yung nakita sila Mengay at Isoy sa Balintawak Market o sa Balintawak, mga ka-Aldab, na mahirap magkomento, mahirap magsalita. Di po ba? Ang importante lang naman, mga ka-Aldab, yung mga taong nagkukwento. Depende na lang po sa kanila yon kung gumagawa po sila ng issue. Di po ba? Basta alam, marami naman po talaga nakakaalam. Lalo na nga po sa part nila Ogie Diaz, di po ba? Na saan ka naman kasi makakita, pero never na binabanggit si Congressman Spotted. Kaya nga po masaya ako eh, dahil nabantayan natin ang gusto. Yung tipong hindi po talaga sila nakagawa ng paraan. Unang-una, dun po sa summit interview ni Alden sa pep.ph, binantayan natin ang gusto. Umayon naman po sa atin, lahat binigay natin, lahat pinaliwanag po natin. Kaya nga po hindi na sila makaporma kasi wala eh, nabasag ko na eh. O nabasag na po natin. Pagkatapos sa interview naman ni Mengay, pinakita ko naman po. Di po ba, pinanood ko sa inyo 101%, sapul na sapul naman po. At talagang never naman pong binanggit ang pangalan ni Congressman Spotted. Di po ba? Yun, doon na lang po eh, masayang masaya na po tayo eh. Doon na lang po masasabi natin na wala na po silang magawa, wala na po silang mailabas, wala na po silang maipakita ng magandang update. Ang tanging nagagawa lang po nila, mambas, puntahan yung mga channel ng Aldab, pagkukwestiyonin yung mga ina-update natin, pero sila, subukan mong questionin sila, mga ka-Aldab. Agad-agad, maraming sasabihin, agad-agad, maraming reaksyon. Yan po yung sinasabi natin na hindi po nila kayang tanggapin lahat ng mga binabalita natin. Lahat ng mga sinasabi natin. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po maging updated po kayo, lalo na nga po pagdating kila Mengay at Isoy. Di po ba? Ito lang naman yung magandang maibibigay natin, lalo na po kasi, mga ka-Aldab, maraming paniwalain na kapag nag-post si Congressman Spotted o yung mga Armin, marami na pong magre-react. Maging kalmado lang po kayo, although hindi pa naman po talaga tapos ang laban. Kumbaga, alam naman po natin na kapag masaya yung Aldab, marami pong tao ang maraming Armin main fanatics ang hindi po talaga pabor. Kasi tayo po yung bida eh, di po ba? Marami ngayon nagko-komento, anong bang klasing pagkatao daw po si meron si Congressman Spotted? Bakit hindi niya puro sinamahan si Mengay?
di po ba, na kung saan nga po eh ngayon after 2 years po, ngayon lang muli nagsimula ang Passion Week, di po ba? Real talk to mga kaldab, sa bibig na po ni Mengay yan nag, ano, nagsalita, pero yung gay eh passion ni eh, kumbaga yung drag race ni Paolo Ballesteros eh naandun siya, di po ba? Alam nyo na mga kaldab, doon pa lang panalo na ako eh, pero syempre wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Wala po tayo sa posisyon para kumbaga questionin yung mga ganyang bagay. Ang importante lang naman mga kaldab, maging updated po kayo, lalo na nga po pagdating dito. Ako naman po si Mr. Destiny eh, lagi naman pong nakatutok, lagi naman po tayong kumbaga kukuha at talagang magbibigay po ng update, lalong lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan eh ang real life couple, di po ba? Itong channel naman to mga kaldab, ginawa po talaga natin para magbigay ng mga latest, mga kaganapan. Pabor man po sa atin o hindi, kailangan nyo rin pong malaman, di po ba? Kasi dito rin po sila umaayon eh. Dito lang po rin sila nagpo-post, kumbaga yung mga kamalian ng mga sabihin na natin kaparangkot o katiting na pagkakamali natin. Gagamitin nila yung basihan para basagin tayo. Diba? Kaya nga po, mas maganda pagka-updated tayo. Hindi nila tayo pwedeng basagin. Gaya nga po ng sinabi ko, malabo nila tayong basagin kasi galing po mismo kay Alden yung mga nakuha natin eh. Galing po mismo sa bibig niya, ipinaliwanag ko lang na isa po sa ayaw nila na kapag ka daw nagbigay na ng update si Alden, inuulit lang daw po ni Mr. Destiny. Pinapaliwanag ko lang po, di po ba? At tumaayon naman po talaga sa atin kapag ako nagpapaliwanag. Eh, yun po yung tinatamaan eh. Tapos yung interview ni Mengay, kita nyo, di po ba? Ni isang interview, kung sisimulan nyo, wala pong banggit ang pangalan ni Congressman Spotted. Lahat po pumapabor lang kay Mengay. Lahat po, pati kay Bossing, di po ba? Pati kay Mengamog, pero si Congressman Spotted, wala. Doon pa lang, panalo na po tayo eh. Kaya lang, syempre, kumbaga, hindi pa naman po tapos ang laban. Marami pa tayong pagdadaanan, marami pa tayong masasabing, alam nyo na, yung pinapoint natin mga kalda. Pero okay lang yan, at least updated lang po kayo. Yun lang naman po yung importante. Kaya kung ano man po yung mabasa at makita nyo sa social media na kumakalat, huwag nyo na pong pansinin. Alam nyo naman po na fake news lang po yun. Wala po silang maibigay eh. Wala po silang maipakita. Ang pinakamasaya at pinakamaganda rito mga kaldab, eto, tuloy-tuloy lang po natin yung pagbibigay ng update. At salamat po sa mga sumusuporta at walang tigil sa pagsuporta po dito po sa channel ni Mr. Destiny. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest updates, tutok lang po kayo dito para updated po kayo sa channel ni Mr. Destiny.